100,000 pesos business idea. Second trial natin. Mas malapit na tayo. Itatry natin na consistently magagawa natin itong lasa na ito. Pero syempre, hindi tayo susuko. Susubok at susubok tayo ng paulit-ulit. Hanggang makuha natin ang lasa at kalidad na gusto natin. Samahan niyo ako sa session na to. Tara! Katanghali ang tapat, pumunta kami sa palengke pagkatapos ng isa namin lakad. Diretso tayo sa bilihan ng manok. 2 kilograms ang binili namin, 220 pesos per kilo, kaya 440 pesos ang total. Ipinapak ko ito ng 4 na kalahating kilo para naman marami tayong trials na magawa. Bumili rin ako ng mga pangsahog, sibuyas, bawang, luya, at sile. Bruin mo, 10 pesos na isang tali niyan. 125 pesos ang pinamili natin dito. Sa sunod na tindahan naman, canola oil at kung ano-ano pa. 310 pesos naman ang pinamili natin dito. Kaya remaining na lang natin ay 97,848 pesos. Kailangan meron na tayong product na patok sa market bago ito maubos. Mahaba-haba pa naman ang ating PC kaya so far so good. Umuwi na kami. Nag-set up ulit sa farm ng mga gamit para sa trial natin. Para sa unang luto, kalahating kilo lang. Dahil filled ang unang try, nakatikim na rin tayo ng 5 pastil. Iba-iba ang lasa, kaya hindi ko pa rin alam ang totoong lasa ng pastil. Pero in case meron doon na authentic na lasa, hindi ako kumbinsido na mapapabili ako na paulit-ulit. Ngayon kasi meron kaming luto dito, yung ating tinatawag na pakaltong, chicken pakaltong, na gusto kong itry, na yun ang gawin nating timpla. Hanggang din ako nakatikim ng authentic na chicken pastil, itatry muna natin ngayon ay yung chicken pakaltong. Itatry natin kung magagawa natin na i-gawin siyang in a jar. Kasi nasasarapan talaga ako doon. Siyempre, pag magbebenta ka, dapat yung ikaw mismo ay nasasarapan ka. Nag-iwan ng mga sibuyas, bawang, luya, at sile. Nagsangkot siya. Ulitin ko ha, hindi na pastil o kagikit ang ginagawa natin. Spicy chicken pakaltong na ito. Inahon at pinalamig. Saka namin ninot-not ang mga manok. Dito pa namin inalis ang mga buto at balat ng manok. Pinagtulungan na namin yan para mas mabilis ng konti. Pagkatapos, binalik sa kumwali. Inilagay ang mga papalasa. Secret na yan. Noong una kong tikim, hindi ako kumbinsido. Lutuin pa ng konti at adjust ang ilang ingredients. Ang naging problema ko sa paulit-ulit na tikim, halos hindi ko na malasahan ang pagkain. Pero nung matapos, tinikma ko ulit, malapit na tayo sa gusto kong lasa. Try natin sa bahaw. Better. Tinry din ito ni John Paul at J-Man. Pati sila sinabi nila na mas masarap kaysa nung una. Mas nakakagana siya sa kanin kaysa sa mga unang pastil na nabili natin. May some room for improvement tayo syempre, kaya gawin natin ang pangalawang luto. Itong version na to, hindi tayo naglagay ng sili. Kung same ba ang dating kung walang anghang. Lumipat pa nga kami ng pwesto eh dahil medyo dumidilim na. Na matapos, nilagay ulit sa kanin at tinikman. Nagawa naman natin na kalasa nung una kanina, kaso walang dating kapag walang anghang. Masarap na mama, pero mas masarap yung may sili. Diba? Try lang ng try. For sure, marami tayong madidiscover at syempre, makukuha din natin yan. Pasasaan ba? Malapit na tayo. Yun lang.